Masikip ba ang kifi mo? Meron kang libreng samgyupsal. Yan ang sabi ng isang establishment nung Valentine's Day. Si Ian Gaza at Tito Mars, luhophobic ba? Finest China na punta sa isang magulong ex-deal issue. Tagal-tagal na ito, 2023 pa, bakit ngayon ako nag-post? Papansin po kasi mga ganong tao. Kumusta yung mga kanser, ako pala si Paolo Lolo. At ngayon dadatid ng mga sulotos ako ngayon Linggo at tinagad simulan. At Avatar No Way. Well, alam ko na ba't nag-flop? Walang nakakaalala nitong Avatar ito. Ito yung... may mga pinapad ko ngayon yung current na Avatar ngayon. Okay naman siya, pero siguro may alam ko may mga tinanggal siya doon, hindi ko na isa-spoil, pero yeah, yun din sila. Ito yung pinakagusto ko Avatar. sukot, Avataranta. Taranta ako ka pala eh, sulot. Mas gusto ko yan, kaysa ko bastos. Galing kay Frankie. Minamahal namin Brianna, maligayang araw sa'yo, Tugon. Happy birthday, Brianna. Happy birthday. Nawasang talagang ka na masayang buhay. Magandang contrast to. Happy birthday. Ay, nakatakot yan. Kailangan mo na ganyan mga tropa. Sulot. Naki-Empire Bizan, Jose X Del Monte. Yan, sama di nakakala. Ito yung tungkol nga sa issue. So, sino mo muna si Finest China? Siya isang influencer. Ang kanyang style ng paggawa ng content ay karamihan sa kanyang lifestyle, sa kanyang marangyang buhay. Minsan nagbababato pa siya. From food to travel vlogs, nagpapakita siya ng kanyang mga ginagastos sa kanyang buhay na in itself ay wala namang problema. Gastusin mo yung pera mo sa paanong paraan mo gusto kasi pinaghirapan mo yan. Pumutok to nung naglabas si Sian Gaza, isa ring influencer na siya mismo kasi iffy ako sa kanya pagdating sa ganito mga impormasyon. May late siya mag-sprinkle-sprinkle. Sabi nga ni Tito Mars, makikita mo rin sa issue na to. Literal bangayan ng mga bakla. Kaliwat kanan. Bucha, para yung tinitigan ko. Kaliwat kanan ng mga titi. So, dito, meron siya mga pictures sa social media ng kanyang charity, mga binabalik niya sa kanyang mga followers, sa kanyang mga viewers. Lumaki to lalo nung nagda-doubt sila sa karangian ng buhay at lifestyle ni Finest China. Yung sabi nila na fake doubt nilalabas siya sa kanyang content. Lalo na una-una ko nga nakita si Finest China ay itong luxury car reveal niya. Yan. Bumili siya ng fully paid na 2024 Mercedes-Benz G-Wagon na kung ating isa-search ay 144,000 ang base trip. Pumapalo ng 8 million pesos. Dito ko siya una nakita at marami silang mga iba't ibang mga teorya na fake lang yan. Bakit walang agent na nagpakita? Ba't hindi naman siya benentahan? Diba? May mga ganun mga tanong. Pero, syempre, diba? Ano tayo marites? Gusto natin alamin to. Gusto ko sana mga topic ko, meron tayo mapupulot na aral. Pero meron naman ako nakuha na sasabihin natin mamaya. Simulat sa poll, di na doubt nila yung kakayahan ni Finest China na bilin tong kanyang karangyaan na lifestyle. Wala ko agad naisip, ano ngayon? Napakaraming fake content naman sa FB. Diba? Yun hindi ko maintindihan. Ewan ko, may kaya rin naman si Sian. Diba? So, kaya din naman niya tong gastusin kung gusto niya. Para sa isang tao na tulad ni Sian na nag-sprinkle-sprinkle, kumbaga kung meron man siya alam na chismis na 50% na totoo, i-sprinkle niya to 20 to 30% na extra para mas spicy, para mas pakinggan ng tao. Kasi kung yung chismis na alam niya ay wala namang parang dating. Parang ano ngayon kung meron siya dyan? Wala may pakialam. Alam ko off sa atin yung mga fake pranks at fake skits. Pero alam naman natin yung to entertain. Pero dito nga, dinefend naman dito ni Finest China na talagang binili niya to. Binili niya itong mismong kotse na to. Meron din sinabi nga dito si Miss Karen na nakita daw niya yung mismong kotse dyan kasi sa Hawaii. Nakita niya to, nasakay-sakay niya to at nasa garahe pa niya. So ang weird lang na pinag-aawayan ng tao kung gaano karangya ang buhay nila na parang meron to epekto sa kanila. So advance na ngayon tayo. So doon na tayo sa pinaka-recent niya regarding sa Bye Bye Seafood na lumapit siya, tinanong niya kung pwede daw mag-ex-deal. So, ex-deal, syempre, magpapalita ka ng servisyo na hindi nagbibigayan ng pera. Bibigay mo yung service mo sa akin, bibigay ko yung service ko. At sa panahon na to, yung service niya, syempre, bilang isang influencer, shoutouts, collaboration, integration, anything na magbibigay ng extra traction para doon sa restaurant na yun. Sumagot din naman si Finest China regarding doon sa issue na to. Ano ngayon kung nag-i-ex-deal ako, pakialam nyo. So, unahin muna natin yung sagot ng mismong kuno. Siyempre, ito kasi nakita ko ito ng isang dummy account. Hindi ko masyado mabibigyan to ng weight. Pero yung mismo may-ari, hindi ko alam kung fake account niya to or para safety rin ng kanyang privacy. Kaya kasi dito, nakalagay naman dito yung mismong name, which is si Miss Micaela. May post
din si Miss Micaela na sinabi din niya, ito yung post ng Bye Bye Order daw na deleted na, na sinasabi okay lang naman na scripted. Huwag lang to the point na exaggerated na at madi-disappoint mga followers mo. Na for the vlog lang pala lahat. Ito yung sinabi niya regarding kay Finest China. Kasi yung iba ginagawa kayo inspiration sa success na gusto nila abutin. Diba? Ito yung sinasabi ko kanina na pinagtatalunan natin authenticity ng mga taong may kaya man o wala. Meron niyang kaya kahit anong mangyari kasi almamahal nung kanilang binibili. Hindi naman yung parang isang kahon ng pansit kanton eh. Kasi kahit isang kahon ng pansit, tigi ilang piso lang naman yan. Diba? Ito talaga as in literal million na dollars. Kasi nakita ko kaliwat kanan kasi ngayon yung mga taong nagsuspend sa social media, nagpapakita ng kanilang spending power, ng kanilang yaman. Diba? Sa Kangkong chips, mga motivational speakers na maraming pera, sila Frank. Diba? Nakakatawa eh. Nakakatawa sila to the point kasi na iba doon, alam mo naman ginagawa nila for content. Alam ko rin naman na ginagawa nila for content. Yun. Kasi mas pinag-uusapan ng tao pag ang tanga ng usapan, di ba? Mas enjoy. Kasama na yun sa kanilang marketing strategy para mas lalo makilala. Hindi sila bilang isang pangalan. Na-explain ko na rin to kay Josh Moica dati na mas gusto nila maalala yung pangalan nila instead of business nila. Kasi ibig sabihin, kahit anong gawin nilang business, yung pangalan nila pipitik. Pati itong social media, itong mga taong pinakikigil sa social media na nag-news o tinatalakay yung mga iba't ibang topics, naaalala nyo kami. Naaalala nyo na, si Paulo Liano, marami na namang niyayaping-yaping about na naman niya. So, di ba, ako naman siya, sinusubukan ko lang siya, mabigyan ng aral yung mga araw-araw na basurang kinukonsumo natin dito sa social media. So, ayan, so nag-comment din siya na good day. Tinanong kasi dito ni Miss Plus Size na walang conversation sa pagitan ni Mr. Sian at yung kanilang page. So, yung kinalat kasi ni Sian Gasa ay nakalagay bye-bye owners. So, baka grupo na naman yun. As, yun nga, hindi mo na naman alam yung authenticity nito. As, dagdaga mo na rin na si Sian ay wala naman sa Pilipinas, so hindi siya pwedeng habulin sa mga pinagsasasabi niya. Diba, napaka-complicated nito at kaya rin si Sian lang din yung nakakagawa nito successfully. Kasi pag ito ginawa to na kahit sino dito na nakatira sa Pilipinas, yari kay. Pwede kang kasuhan ng libel, pwede kang kasuhan ng defamation, maraming pwedeng gawin sa'yo. Kasi, di ba, by dito makasira sa reputasyon ng mga influencers, ng mga business owners, kaya itong mga tinagawa nilang parang mudslinging, kahit merong porsyento ng katotohanan sa mga sinasabi nila, both sides binigyan ko ng ilaw. Para sa akin, impormasyon yan. Di ba, kahit wala itong silbi sa atin, makakatulong to sa future pa ng mga tao na magbabasa ng mga ganito ang klaseng issue. So ayun, naglabas din ng bye-bye na may mga pati daw mga vloggers sa mga potential collaboration na pwede magkaroon in the future, na yung may isang recent vlogger na nagre-request daw ng ex-deal bilang isang small business, minamaintain nilang fairness at transparency. So sinabi niya dito na yung kanilang business model ay hindi umaasa sa mga ex-deal, so kinakailangan mo silang lapitan. Ako nga personally, hindi ako kumukuha ng mga ex-deal kasi mahirap kumuha ng ex-deal kasi hindi ka pwede may pag-ex-deal sa Meralco or sa landlord mo. Ayun, diba? Kanya-kanya naman niya, wala namang masama sa ex-deal kung mutually consensual yung business transaction sa pagitan ng dalawang to. E anong nangyari, nagrarant yung mga may-ari at yung mga manager, yung mga mismong mga influencer, diba, kakanya-kanya sila ng mga yan, nagsasabi sila instead of nag-uusap na lang pareho. Kasi simulat sa pool, yung usapan nito, sana na-avoid na lang lahat to kung nag-usap na lang sila lang klaro, pero naiintindihan ako, syempre busy naman mga yan, di naman yan 24/7 nakatingin sa kanila mga chat. Naiintindihan ko na pwedeng lapse of judgment, magkanya-kanya lang silang bangayan dito. Para itong domino effect ng katangahan eh. Dahil tuloy doon, may kanya-kanyang story yung mga tao at may kanya-kanya din silang sinusuportahan based sa una nilang makita. Syempre, mas mabilis yun. Di naman lahat ng tao may oras mag-scroll sa social media. Kami, meron. kaya nga pinagtsatsagaan ko itong mga nakita namin. Kaya pinagtsatsagaan, kahit wala akong pakialam sa sitwasyon na ito eh. Kaya naghahanap na lang ako nang pwede natin matutunan dito. So, siguro masasabi ko lang dito, mag-usap muna tayo bago natin i-post sa social media. Kasi sa social media, napakarami ng sasawsaw at ibang tao na mag-iimbento na sarili nila mga opinion at mga teorya. Marami yan. Pero sa pagitan ng dalawa nag-uusap, diba, tulad nga nito, ito, sinagot niya yung post. Kahaba niyan. Huwag yun nasayangin buhay niyo. Kasi kung sinayo ko, binasa ko, lahat naman ito, pwede mo rin i-take at face value. Wala tong proof. Kumbaga, kahit sino pwede. Di mo rin naman masisi ng mga / dummy account itong mga to. Kasi safety din naman nila yun. Diba? Sa dulo ng araw, hindi mo rin malalaman yung 100% katotohanan sa dalawang to. So yun lang, dinagdag ko lang naman yun. Sulod na mga memes! At syempre kay Tito Mark. Sukot ang buong pangyayari niya dahil nagiging parang cloud chasing na lang sa isa't isa. Ito, dessert. What is the largest dessert in the world? Lechiplan. Ano? Lechiplan.
Puro pagkain ah. Kanina pang lunch, ito may pan-dessert na tayo. Magaling mo, Hocha. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Baka nang gagago lang din siya. Sukot! Happy birthday, Tola. This is Oti. You want stars for a pet? It's great. Lako, hindi ito pwede panoorin ng mga yawa ko dyan, mga manonood. Yari ka tayo dyan. Sunod! Napunta mga to. Ay. Puro pagkain ng ating tema ngayon, guys. Baka may ex-deal din siya nung sa, ano, sa Dragon. Kumakain yung tao eh. Sabi nga nila, swerte nga naman nung meron ka laging makain sa iyong harapan. Baka yun yung ibig sabihin ng letra. It all interconnects. Pero wag mo paglaruan yung pagkain mo ha. Sulat. Sunod. Ayan, ito. Yan lang ang una-una mo paglalaroan. Siguraduhin mo. Tinitian mo. Ito galing kay Frating Gutom. Ilabas nyo na. Gutom. Ang gutom nyo. Nako, baka naman longganisa. Baka gawin ko longganisa seller ha. Kaka-SX deal mo yan eh. Ginawang longganisa seller. Kaya check nyo agad yung sa mga jowa nyo ha. Corny nyo. Binangkal. Alam mo, wala, hindi mo masasabihan ng corny yan. Kasi yung humor ng mga ganito, tulad ko, ay wasak na. Okay? O, lahat sa amin, either sobrang corny o sobrang matatawa ka na lang. Yun na yun, ha? Binangkal ka ba eh? Kasi ito yung maganda application ng bastos, di ba? Mas okay ito. Sulot! Buntis sa ulam o buntis sa semilya? Ano ba? Ano kay Kesbob? Leches. Yan ang beach bad kasi iikutin din yan eh, hanggang maluto, hanggang maging juicy. Diba? Hindi ko yung kabag niya magkakaroon ng tsunami. Sulot. Ano to? Kaya kay Gly. Kawawa naman siya. Bago ka gawing ulam, bago ka gawing roast chicken. Pati pagkain mo nakaganon ka. Salot. Mga tao nagsasabi lumalabas sa aircon. Mga tao nagsasabi po, pasok ang init. Oh, sino mananalo? Halo-halong anime. Akala ko ano, One Piece. Di ba din tama to? Kasi, pag isa yung lumalabas sa aircon, pang mga mayayaman niya, ibig sabihin may ipang aircon sila. Yung mga tao isa yung papasok ang init, kahit naman walang aircon, papasukan pa rin init na yun eh. Sulot! Ito, Valentine's Day promo, some groups sa discount. Kiffy promo! So, ang kanilang mechanics dito, magpapasenta ka na isang updated or printed digital photo ng Kiffy mo kung babae ka at titignan ito ng kanilang babaeng staff. Ngayon, kung gaano kaluwag yan o gaano ka-tight daw, yun yung porsyento na madi-discount sa'yo. Pwede kang umabot na 100% eh. Pag sobrang sikip niya na parang kukote nung nag-post nito. Pero pa nga sila. Hindi ka pa seryoso. So, ayan, pinakita nila example para di manohinte. Para pinakita nito yung internalized na mahogany na pinakita nung establishment na to. At yun, naglilinis kamay pa nga sila na sinasabi nila mamaya sa video na ito kung paano nila dinefend. So, naglabas muna yung Municipality of Malinaw na nagulat sila sa nag-viral na post ito na isang establishment na nandun sa kanilang lugar. So, sinasabi nila na nagtitake steps sila to educate, diba, yung mga ganitong klaseng usapin na ako, alam ko yan kasi diba nagkaroon din naman tayo ng issue dyan. At, diba, gusto ko natututo naman. Wala namang masama dun, diba? Magkakamali tayo, minsan bugso ng damdamin, walang masama dun. Dito mas naging lalong mahoganized lang, lalo yung kanilang pagsusorry sa Valentine's Day promo na to. So nagalit pa nga yung mga tao na may time gawa ng PubMat na ganito, pero walang tayong mag-research. Based naman sa siyensya, wala naman talagang finding na porket yung maluwag ka, yung labia mo ay connected sa iyong sexual activity o gano'n ka-experience ka sa pagbabangayan. Ito na, bigyan ko na lang kayo analogy. Yung labia ng babae, alam mo sa mga virgin niya, yun yung parang isipin mo tenga yun ng elepante. Hindi naman sinasabi yung ilong niya, hindi siya connected. Iba yung mismong butas, iba yung mismong flap. Hindi siya connected kung gaano mo siya laging napapasok. Siguro mga taong nakatira sa ilalim ng bato, yung mga ganitong mag-isip. Hindi na ako nagulat na ganong klaseng tao ang magpo-post ng ganong klaseng sagot. So, naiintindihan ko naman. Pwede mag-swell o pwede mag-change yung mismong labia, yung flap na yan, sa yung arousal. Then, nagma-mansplain ako sa katawan ng isang babae. Baka ba-cancel din ako dito, out of context. So, depende yan sa kanyang arousal, depende yan sa kanyang state, dun sa kanyang menstrual phase, meron siyang klaseng sakit. Maraming factors dun at hindi sexual activity. Kasi nagre-regulate naman to. Inaayos nito ang kanyang sarili. Isa siyang self-sustaining na system. Kung edits nga natin, pag binalim, hindi yan babalik. Magpapa-opera ka na kasi ganun ka sensitive. So, yun, following ng backlash na natira sa likuran, ang Pisti Malinaw,
daw ay nagpost sila ng kanilang public apology. So sinabi nila dito na we sincerely apologize sa Valentine's promo. We realize our mistake and have deleted the Facebook post minutes after. Grabe, not hours before, but minutes. Maglumagpas ka ng 1 hour, that's 61 minutes. Ayan, so sinabi niya dito na we deeply regret any offense, hurt, and mahoganistic impact to our dear customers, followers, friends, and aklanons. So, rest assured that this will not happen again. Ang nakakasala kasi dito na nakita pa daw nila, kumbaga naglilinis pa sila, akuhin mo na lang. Huwag ka na manisin ng iba kasi pinost mo pa rin. Kaya din naman ako, inaako ko yung mali ko, kung naalala niyo yun, sorry ko. Ako na, sa akin ko, hindi ka naman pwede sa'yo, narinig ko kasi sa isang tao yun. Nagmumukhang bobo lang at hindi pinag-isipan o minadali yung pagsasorry nila. I'm sure nagkaroon din to lalo ng backlash yung kanilang promo na to kasi deleted na rin yung mismong buong Facebook page nila. Deserve. So, alam ko lang yung sinasabi na bad publicity is good publicity. May mga panahon talaga na ang bad publicity ay talaga makakasama sa'yo. At dahil doon na-delete yung mismong FB page nila, I'm sure may iba pa sila doon. Hindi ko to ginawa para harasin sila. Huwag niyong gagawin yun. Pero mabunting gawin itong good example sa bad practices na pwede mong gawin pagdating sa social media. Kasi, syempre, sex sells. Gusto nila, oh po, tiyan ko, mukha nga naman labia yung mga hilaw na niluluto sa samgyupsal, di ba? Samgyupsal. So yun, siguro talaga sinakya nila yung sexual na drive na meron yun. At minsan bumibenta yun eh, pero nasa pihit yan eh, nasa execution pa rin yan. At sa ngayon pagkakatao ay sumadsad yun yung kanilang mga sinabi. Sukot! Sukot ang sikip! Galing kay Hi-Hi Hot. Sa lahat ng mga nagwawalis dyan, okay? Kapag nagwawalis kayo, ganto ang balik, ha? Ganyan. Bakit? Ha? Ganyan yung parang ito yung bungi. Hindi nakaganto. May bungi na ka, oh. Hindi nakaganyan. Kasi ang tendency, inupo ka na lang, yari ka dyan. Ganyan ang walis, okay? So, parang yung buhok natin. Nakawalis mo, nakaganyan. May nawalis ka pa? Huwag ka galit. Pakilang bili ko na to. Bumili ka na lang ng ano, walis na hindi nagbubuka. Sulot, dahil binigyan tayo ng life lesson. Sunod, alikin Tagalog na huwag ipasok ang ulo kamay. Drawing kamay para bilis mo pumasok. Yan, ito yung, tulad ng in-expect ko kanina, ito yung labia, left and right, yan yung flap. Pero hindi ibig sabihin, masikip o maluwag ang isang magpapasukan mo ng barya. Nasa sarap yan na, ano, ng kwek-kwek, kung gano'ng kasarap yung pagkaluto dyan. Ayun, sulot, bis ko na siya. Bis ko na siya. At pinapaiyak din niya ako pag nakikita ko yan. Miss ko na siya. Babe, saan ka na? Andito na ako sa pang-apat na imbornal. Hindi ba ano to? Manhole? Ano imbornal? Imbornal? Hindi, square. Hindi yan imbornal, boy. Yan, baka dito kasi kumain si Pines China. Only the Pines lang. Yung kasama yung pamilya. Ito, pang ano, siguro hanggang pang 5 packs lang to. Pag siguro, pag lumapas na ng 10 packs, baka gumulong na lahat. At ibang, hindi na XD lang kailangan mo doon. Pwede ba mag-XD sa hospital? Kasi ko lang kung edited yun eh. Sukot! Ang hirap mong kalimutan. Siguro doon mo lang yan yung nararamdaman yan sa'yo. Minsan mas dry pa sa desert at pagkasama mo siya, alam mo na. Sulot! Sunod! Katikip ka naman. Saan yan? Oh, may samgyupsal din! Oh, it all interconnects! Hayop! Alam siya, nalabas itlog o si Puking Silog. Ano ba nakalagay sa Puking Silog? Pork chop, ano to, UK, si squid. Ano naging Puking yan? Pork chop, ano tong uki? Sukot, dahil hindi ko naiintindihan. Paki-explain ako ano yung tatlong yan. Sorry. Mabubulunan ka sa laki. Di na, kung lahat lang din, nakakain, di na. Sarap na sarap din si kuya. Wait lang, nagbebenta ba yan? O ano? O poster? Ay, poster lang. Nasa yung nagbebenta na wala. Hindi nga, seryoso ba? Hindi ko alam. Bukong poster siya. Diba? Poster yan eh. Poster ba? Oh, naulol na ako. At is legit, diba? Na kung ano yung kanyang marketing, talaga makikita mo sa application. Yan ang tunay na inaaral yung PubMat. Alam ko, daksa singgawa sa itik eh. Ay, pwede yun. Singgawa kayo ng pang itik. Diba? Di na dalawang market, bastos na market, tsaka mayaman, makahihit nyo. Sulot, dahil witty. Diba? Iba talaga pag in-apply mo yung kabastosan sa pagka mag-inoong witty. Magaling kay Bamsi. Gitnain mo! Hey! Okay, literal lang, hating kapatid! Hating balik! Hey! Naku, alam mo ba pag kuyari, pinuputol mo yung Mangur Bravo? Literal, wasak. Wasak na wasak, para mga labyang nagkakahiwa-hiwalay. Ate siya, ate, sure ka, laging bagsak na bagsak. Sulot! At pa uli. Ayan, pandak siomay. Namiss ko na naman siya!
Pag hindi siya nagahit, pandak siomay pala yan eh. Sukot, leche. Ito na tatapos natin sila ito sukot ngayon. Nabusog ba kayo? Nabulunan? Gusto pa naman ito? Click nyo na agad yung nasa ibabaw at like nyo. Kung hindi, mabibilaukan kayo habang kinakain nyo siya.